Oh, halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ama. Tara na manood kayo sa love. Hello mga bro. Today po is Saturday. May date kami ni Papang. May date kami sa dentist. Kasi yung ngipin ko, di ba last time sabi ko sa inyo nangingitim. Kagabi, pag toothbrush ko, natanggal na talaga yung parang sealant niya. Ay, sealant na yung tawag niya, parang seal. Naiwan sa bahay si Kuya Jerome, si Kuya Jake, at saka si Jack Jack. First day today si Kuya Jerome sa part-time niya. Meron sana silang date ng girlfriend niya, pero hindi sila natuloy. So kami na lang ang mag-date ni Papa. We're here na pa, dito yan pa. Ano, itaktak mo na pa, kaya baka mabasa yung ano nila pa. Kuya, maliit lang to siya na dental clinic. Pero sa taas. We are done. Antay na lang kami na ano, wheel. We are done. Ang tsugi namin. Kailang tsugi? One week from now. Ito yung mga nabayaran today. Sa aming dalawa to. Sunday morning mga bro. Anong oras ngayon? 6:45 a.m. dito sa Japan. Tulo po yung mga bata sa bahay. Sabi ko kay Papang labas kami dito sa convenience store. Dito sa 7-Eleven. Parang gusto kong tumikim ng kape nila ulit. Hindi ako pala kape, pero napapansin ko ngayon, nahihilig ako sa kape. But anyways, okay na yung aking ngipin. Mas okay yung pagkakagawa ngayon compared before. Kasi before parang mabilis siyang nasira, tapos hindi masyadong maayos na nalinis yung ngipin. Kaya may black pang natira. Ngayon medyo mas okay yung pagkakaayos niya ngayon compared last time. Kasi may black pa. Ngayon natanggal niya talaga yung mga black. Kaya ayan. Yung dentist ko naman na check up doon sa hospital, November pa daw yun. Kasi okay naman yung ngipin ko. Tapos itong nasira, ayaw ko ipaayos doon kasi matatagalan ako doon sa pagpapacheck up. Kaya sinabi ko sa dentist doon, dito na lang ako sa malapit na dentist magpapagawa nitong ngipin ko. Lagi kasing maraming tao doon sa dentist sa hospital. And pala tayo ng mga ibang questions, mag-answer tayo. May nagtanong about sa, yung hinahalo ko sa ano, yung last vlog natin, may hinalo kasi ako doon sa chia seeds. Minsan kasi sinasabay ko na yun sa umaga. Barley po yun, yung color green. Barley powder po yun, yung binigay sa akin nung ate-ate ko. Hindi pa kasi siya nauubos. May isang pack na lang ata. Pag naubos yung isang pack doon sa bahay, isang pack na lang yung natitira. So, kailangan ko na bumili noon. Ilalagay ko sa screen kung ano yung binigay niya sa akin. Nakakaisa, dalawang ano po ako sa shea sa isang araw. Tapos, yung ginagawa ko sa chia seeds nga, kung napapanood niyo yung mga past vlog, 1 teaspoon lang yon sa isang basong tubig. Tapos, umiinom pala ko ngayon ng yung supplements. Wala namang nirecommend sa akin yung doctor, pero nag-research ako. Kaya, bumili ako ng vitamin D na supplement at saka vitamin C. Parang yun kasi yung parang kailangan ng katawan ko ngayon, yung vitamin C at saka vitamin D. Kasi hindi naman ako araw-araw na aarawan katulad nito. Medyo cloudy today, maulan-ulan, hindi ako nakakapagpaaraw sa umaga. Kaya nagtitake ako ng vitamin D supplement. Tapos may question din about sa lumiit na ba yung bukol sa breast ko. Actually, may lump siya, minsan nawawala, parang ganun. Parang pabalik-balik, minsan may nakakapa ako, minsan wala ako nakakapa. Siguro kasi sobrang lumiit na siya. Kaya minsan hindi ko na din talaga siya nakakapa. May nagtanong kasi kung lumiit na ba. Apo, lumiit na po. Minsan nakakapa, minsan hindi. Yung ano pala, yung barley na iniinom ko na powder, ilalagay ko na lang po yung link sa baba sa Amazon. Kasi hanapin ko siya sa Amazon. Para kung nasa malayong lugar kayo, kayo na mismo ang mag-purchase sa Amazon. Ilalagay ko sa description box yung link. Pero ito yung ginagamit ko, lagay ko sa screen. Yan ba iniinom ko? Tapos, kwentuhan na lang tayo today sa vlog natin today. Kasi later, wala naman din siguro kami activity later eh. Kung hindi uulan, baka pumunta lang kami sa park ng mga bata. So, tapusin na lang natin yung vlog today ng nagkwentuhan. So, kumusta na ba tayo after natin ma-experience yung chemotherapy? Ang masasabi ko lang sa chemotherapy, hindi siya para sa lahat ng nagkakaroon ng cancer. Bakit ko nasabi yun? For personal opinion lang naman ha. So, bakit ko ito masasabi? Kasi sa naranasan ko, dapat kung magki-chemotherapy ka,
dapat malakas talaga first yung katawan mo. Katulad ko, kahit malakas yung katawan ko, nung nag-third cycle, third, fourth cycle ako, doon na talaga ako tinamaan ng parang, uy, ito pala yung effect ng chemotherapy. Kasi sa first and second session, parang hindi ko pa siya naramdaman. Hindi ko agad naramdaman yung panghihina, konting muscle pain and joint pain. Nandoon naman, yung paglalagas ng buhok, ayan. Pero yung alam niyo, yung talagang manghihina ka, sa third, fourth, fifth cycle ko ata naramdaman. Hindi ako nagkakamali. So, for me, parang hindi talaga sa lahat na magkakaroon ng cancer or madadiagnose ng cancer, pwedeng pwedeng gawin yung chemo. Kasi kailangan malakas yung katawan mo talaga. Tapos, bukod pa doon, kailangan yung mental health mo, kailangan positibo ka lang talaga mag-isip. Kasi may time talaga na parang sa fifth cycle ata, para doon ko naranasan yung ayoko na, parang everyday masakit. Pero nagfa-flashback sa akin na pagkatapos nito, magiging okay din naman yung lahat. Dapat kasi talaga yung mindset mo, your mental health mo, malakas din para labanan talaga yung kung ano man yung nasa isip mo. So baka magkaroon ka ng depression. Ako kasi naranasan ko na personally yung depression eh, yung pakiramdam. So parang nakakaalis ako agad sa ganoong pakiramdam. Kasi naranasan ko na siya, alam ko na kung saan siya papunta. So parang nagigising agad ako sa katotohanan na uy, matatapos din to. Pero darating yung time na parang malulugmok din talaga yung isipan mo. So ako marunong na ako kung paano ko isipin na lumabas dun sa part na yun ng isip ko. Kaya dapat pag pumasok ka ng chemo, bukod sa malakas yung katawan mo, malakas din yung isipan mo. Positibo din yung isipan mo. And syempre, hindi mawawala yung kailangan, yung gastos. Dun ka talaga, parang dun talaga yung reality check sa gastos. Bukod sa financial, syempre dapat may mga taong nakasuporta sa iyo, nakapalibot na mga taong positibo lang. And super nag-thank you lang ako sa mga viewers ko, sa mga kakilala ko, sa mga ate-ate ko dito sa Japan, na kahit hindi sila pamilya, alam niyo yun, yung nag-extend sila ng help sa mga taong nakilala ko lang dahil sa vlog ko, nanonood ng vlog ko. Tapos, alam niyo yun, biglang may nag-send ng mineral water, miracle water, di ba? May mga kaibigan ako na nag-send ng pera. Nakilala ko lang din sila dito sa YouTube. Yung mga ate-ate ko, katulad niyan, pumunta ng bahay kasi maida-drop lang, nagdala ng prutas. Yung mga kaibigan ko din, nagdala ng prutas. Hindi man nila ako nakita kasi nung under chemo ako, bawal nga yung bisita sa bahay. Pero nag-iiwan sila ng, alam niyo yun, yung something sa labas ng bahay para sa akin. Sobrang nakakadagdag po ng pagiging positibo na kakayanin ko yung sakit ko. So sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga supportang na-receive ko, lalong-lalo na nung nasa chemotherapy ako. Bukod sa financial, sa mga kaibigan, mga kakilala na nag-send ng pera, tumulong bago namin nakuha yung parang pera sa life insurance. Yung nag-start kasi yung chemo ko, nasabi ko naman sa vlog na medyo nagipit kami ni Papang. Sobrang thankful ako sa mga taong tumulong sa amin financially na nahiraman namin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. And syempre, binalik ko naman po yung pera nung natanggap ko na yung life insurance. Pero alam niyo yun, parang pinahiram ka talaga nila nang walang pagdadalawang isip. Tapos sobrang effort yung iba na mag-send sa'yo ng something, pruta, para pampadagdag lakas. Sobrang nakakataba ng puso. Sobrang nakakalakas, dagdag ng lakas ng loob na labanan yung sakit. Kasi may mga taong ganun sa paligid mo. Yung minsan, panghihinaan ka lang loob. Pero may magsisend sa'yo ng something na, oh, ito, inumin mo. Yung imbis na panghinaan ka ng loob, madadagdagan. Kumbaga yung energy level mo, imbis na bumababa siya, merong mga nagpapadagdag. So, lumalakas ulit yung loob mo dahil sa mga taong ganun. So, kapag napanghihinaan ako ng loob, parang nadadagdagan yung lakas ng loob ko dahil sa mga taong nakapalibot sa akin. And isa yung factor kung bakit patuloy kong nalalabanan yung sakit ko. Patuloy akong masaya pa din. Alam niyo, kahit ngayon, may stage 4 cancer ako, parang wala. Parang ganun yung pakiramdam ko. Parang nakalbo lang ako. Pero siguro, darating na ulit yung moment na baka bumalik sa akin. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa sarili ko na kahit bumalik man siya, kaya ko. Siguro financially, baka maghirap kami ulit kapag bumalik siya. Kasi nga, medyo mahal yung treatment. Pero yung suporta, dahil sa suporta, dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo na nagbibigay ng suporta ng lakas ng loob, masasabi ko na kaya ko ulit kung sakaling bumalik siya. Doon lang tayo medyo sasabit financially. Kasi ngayon, binigay sa atin na pera ng life insurance. Hindi naman forever yun. Pero yung treatment ko kasi forever siya. So, every 3 weeks talaga, kailangan ko talaga yung gamot na binibigay sa akin
doon sa hospital every 3 weeks. And nagsabi na kami noon kay sensei na baka pwede once a month lang kasi nga hindi basta-basta yung presyo niya. So sinabi naman sa amin nung sensei na for the moment, kailangan ko daw talaga every 3 weeks yung treatment ko. Hindi siya pwedeng gawin na every 4 weeks. Kailangan 3 weeks talaga. Sinabi ko kasi kay sensei na forever po kasi yung gamutan ko. Baka pwedeng once a month lang siya. Kasi may month minsan na nagsasabay yung dalawang treatment eh. And minsan yung price niya 8 lapad pataas or 80,000 yen pataas. So sa isang buwan, may dalawang treatment, umaabot siya ng 15 to 16 kalapad. So sabi ko kay sensei, baka pwede po once a month lang siya. Sabi ni sensei, sa pagkakangayon, hindi siya pwedeng gawing once a month. And kailangan daw naming tiisin muna yung gastos ng treatment ngayon kasi super ganda yung prognosis ko or yung tanggap ng katawan ko sa gamot. Kasi nga, super bumaba na yung aking tumor marker. Salo mo, kalajak-jak. Binilihan ni Papa ng mga pasalubong yung mga bata. But anyways mga bro, ilan mo na for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Please like, comment, and subscribe. Remember, whatever you want. Wala pa! Thank you muna sa mga prayers. Salamat sa inyo lahat. Malaking tulong po yun. Sa pagaling niya. Maraming salamat po. Again, always remember, whatever you are. Be a good boy. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Uwi na kasi kami mga bro. Sa next time naman tayo magdaldalan. Bye!